Sa Ebanghelyo ngayong linggo, matutunghayan ang pangangaral ng Panginoon sa Kapernaum. Muling dinumog ang Panginoon ng mga tao upang humiling na sila'y hipuin at pagalingin. Buong pag-ibig niyang pinaunlakan ang kanilang samo. Sa dami ng mga tao, ni walang panahong kumain ang guro at kanyang mga alagad. Sa sobrang pagkaabala ng Panginoon sa pangangailangan ng mga tao, naisip ng kanyang mga kamag-anak na maaring nasisiraan na ito ng bait, sinubukan nilang pigilin si Jesus upang siya'y makapagpahinga. Ngunit hindi ito pinansin ng Panginoon, kaya't siya'y hinutya nila. Mapapansin na maging ang kanyang mga kaanak ay hindi matanggap ang kanyang paraan ng pangangaral. Bukod sa pakikialam ng kanyang mga kamag-anak, hindi rin siya tinantanan ng mga eskriba na nagsabing inaalihan siya ni Belzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Kaya daw ito nakapagpapalayas ng mga demonyo. Kaya nangatwiran ang Panginoon, hindi raw maaring maglaban-laban ang mga nasasakupan ng isang kaharian, kundi ito ay mawawasak. Nanindigan si Jesus sa katotohanan tungkol sa kanyang sarili at nagbitiw ng isang matinding babala sa kanyang mga detractors. Ang sabi niya, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Paliwanag ng simbahan, Jesus expels demons through the power of the Holy Spirit. Our Lord is the stronger one who overpowers Satan and subdues his household. Jesus exorcises through the power of the Holy Spirit to declare, therefore, that the power at work in Jesus is demonic and that the spirit that animates himself is blasphemy. Nang magpatuloy ang Panginoon sa isang bahay, dumating ang isang tao na nagsasabi, nariyan ang kanyang ina at mga kapatid sa labas. Ang tugon naman ni Jesus ay ang sumusunod at tumutupad sa kalooban ng Diyos ay kanyang ina, kapatid at kamag-anak. Hindi itinaboy ni Jesus ang kanyang pamilya, kundi nais lamang itong palawakin na isama tayo dito kung atin ding susundin ang panawagan na maging masunurin sa Diyos. Giit ng Iglesia, Jesus redefines the sacred boundary of the family in a radical way. The biological family is replaced with the larger family of God. That is, those who do the will of God, of whom His Mother Mary is foremost. Jesus subordinates natural kinship to a higher bond of relationship based on the obedience of faith. Hence, the family of God inaugurated by Jesus is greatly inclusive and faith-intensive. Hamon sa mga tuwid ang Ebanghelyo sa atin ngayong linggo, ang pagiging matatag sa pananampalataya sa gitna ng mga paninira at batikos ng iba, sanhi ng inggit. Inaanyayahan tayo na sikaping maging tunay na kabilang sa pamilya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos.
matutunawa tayong maging masunurin sa Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. God bless you.